ang pinakaunang kailangan nyo malaman pag bibili na kayo ng zebra finches ay kung ano nga ba ang balak nyo sa kanila. Gusto nyo ba silang paramihin o ayaw? Malamang naman karamihan sa inyo, sagot dyan ay syempre naman. Dahil isa yan sa mga challenges at saka satisfying part ng pag-aalaga ng hayop. Kaya pag bumili na kayo ng zebra finches, siguraduhin nyo na good pair ang makukuha nyo. Ibig sabihin, sure male at female ang pares nyo. Ito nga ang kagandahan ng zebra finches kumpara sa ibang uri ng mga finches dahil isa sila sa pinakamadaling i-gender. Yan rin ang dahilan kung bakit mas sinasuggest ko na ito ang klase ng finch na simulan nyo kaysa doon sa society finches na mas mura nga. Sa mga society finches kasi, medyo mahirap makita ang gender at kailangan mo munang obserbahan ang pag-uugali nila para matiyak kung lalaki o babae. Pero pag medyo bata pa kasi sila, minsan hindi pa nakikita ang behavioral traits ng mga male at female. Kaya may chance na ang makuha mong pares ay parehong lalaki o parehong babae unless magagaranti ng seller mo. Sa zebra finches naman, ang mga lalaki ay usually may kulay itim o orange na pisngi, may kulay o stripes ang dibdib, mas mapula ang tuka, at may flank sa ilalim ng mga pakpak. Ang mga babae naman ay walang kulay ang pisngi at kadalasan na may teardrop o vertical na guhit sa ilalim ng mata. Wala rin stripes o kulay ang mga dibdib ng mga ito, pero tandaan nyo na paminsan-minsan may mga mutation na mas nakakalito ang mga visual appearances. Kaya mas mabuti na ang pagkukuhanan nyo ng mga ibon ay yung may alam talaga sa zebra finches para makasigurado naman kayo. At kagaya ng ibang uri ng mga finches, ang lalaki lang ang kumakanta at saka sumasayaw. According nga sa mga studies, ang bawat lalaki ay may sarili-sariling kanta. Alamin nyo rin ang edad ng ibon dahil kapag medyo bata pa ang mga ito, hindi pa lumalabas ang full color, kaya pwedeng mapagkamalang babae ang ibang lalaki na wala pang kulay yung kisngi o kaya dibdib. Mabilis naman mag-develop at mag-mature ang mga zebra finches, kaya pag nawala na ang kulay itim sa mga tuka ng mga juvies, kadalasan ay halata na rin ang gender nila. As early as 4 months, pwede na rin silang magpares at saka mangitlog. Although, dinidiscourage siyang ganito dahil nakakaapekto sa health nila, at minsan, hindi pa rin nila alam kung anong gagawin nila sa itlog at sa mga inakay nila sa umpisa, kaya hindi nabubuo o kaya namamatay lang. Dapat din alalahanin na isang pares lang ng zebra finches ang ilalagay nyo sa isang kulungan dahil very territorial ang mga ito at mag-aaway-away kapag breeding season na. Kung ang nais nyo ay colony naman, kailangan nyo gumamit ng mas malaki-laking kulungan para maiwasan yung pag-aaway nila. Importante din na pag namili kayo ng pagpaparisin ay pareho ng linyada. Yan ay yung orange line at saka black line. Iwasan din magpares ng magkapatid o magkapamilya dahil usually mahina ang mga inakay nito at mamamatay rin kagad. Kapag may good pair ka na, sa umpisa ay pwede mag-away sila ng konti o minsan naman ay mabilis naman nagbabond ang male at female. Pero kadalasan naman kahit alin ang pagparisin mo ng mga zebra finches, eventually nagbabond din sila kaya konting patience lang pag ganyan. Malalaman mo na bonded na ang magkapares pag nakikita mo na silang lagi magkatabi, nagpe-preen ng balahibo ng isa't isa o yung tinatawag na nagkukutuhan, at pagka natutulog na sila pareho sa loob ng nest box. Kapag bonded na ang mga ibon, mapapansin nyo rin na liniligawan ng mga kakyo mga hen sa pamamagitan ng pamamarako habang kumakanta. Yung mga hen naman ay yuyuko at hahayaang pumatong sa kanilang likod ang mga lalaki kapag handa na ito makipag-mate. Susunod rito ay ang paghahakot ng nesting materials ng parehong ibon. Aayusin nila ang mga ito sa loob ng nest box at makalipas ang ilang araw, mangingitlog na ito sa pugad. Ang average na dami ng itlog nila ay nasa 3 hanggang 7 puting itlog na lilimliman ng salita ng parehong mga magulang sa loob ng 14 days. Sa mga panahon na ito, iwasan na silip-silipin ang pugad lalong-lalo na kapag unang clutch pa lang. Dahil baka ma-stress yung pares na maging dahilan lang kung bakit minsan ay hindi nila linilimliman o kaya kinakain nilang mga itlog at minsan nilalaglag pa nila. Kapag napisa na ang mga itlog, ang mga inakay nila ay maliliit at saka mabubuhok. Sa loob ng 2 weeks,
ay pagtutulungan pakainin ng mga magulang ang mga inakay sa loob ng pugad. Pagkatapos ito, ilalabas na sa pugad yung mga inakay, ngunit patuloy pa rin magpapasubo sa mga magulang ang mga ito sa susunod na 2 linggo. Kapag marunong nang tumuka ng pagkain mag-isa ang inakay, pwede nyo na silang ihiwalay sa mga magulang. Ako kasi, isa sa mga indication ko dito ay pag hindi na kulay itim yung mga tuka nila. Importante rin na obserbahan nyo kung ang mga anak nila ay hinahabol na ng mga magulang at saka tinutuka. Dahil nga prolific at mabilis duwami ang mga zebra finches, maaaring nangangahulugan ito na gusto na mangitlog uli ng hen para sa susunod nilang clutch. Hindi ito kagulat-gulat sa mga zebra finches dahil madalas na mangyari ito at habang may mga sinusubuan pang mga inakay, ay nangingitlog na uli ang hen. Diyan na lumalabas ang pagiging territorial nila kaya pinapalayo na nila ang mga inakay sa pugad.